Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kabatid. Yan, happy midweek po. Ngayon ay February 8. So napakabilis ng panahon. February 8 na agad. So naibalik ang banal na wangis. Yan, binago ng Espiritu. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Patuloy po kami sumasamba sa inyo. At aming pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga. Salamat po o Diyos. Sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan, kami po inyo pong ginising. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nawa sa mga oras na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kapatid. At ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga na ito, meron pong kinalaman sa wangis ng ating pong Panginoong Diyos na talagang naibalik sa mga tao. Papaanong naibalik? Anong nangyari? Papaano naibalik at papaano ito paano po ito, mga kapatid, e-epekto sa ating pong buhay? Sabi po dito sa 23:24 ng Efeso chapter 4, ang sabi po dito, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo magbihis at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. At nilalang ayon sa wangis ng Diyos at katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Dito po napakaganda ang sinasabi ng banal na kasulatan. Unang-una, magbago ng pag-iisip para pala yung wangis ng ating Panginoon ating makamtan. Ang sabi po dito, yung wangis ng ating Panginoong Diyos, kailangan ay una muna yung ating pong pag-iisip. Bakit pag-iisip agad ang inuna rito? Dahil po ang ating isipan yung nagkokontrol ng ating pong buong pagkatao. Bago ka mabago ng ating Panginoon, ang iyong isipan muna ay ikondisyon mo na lumapit sa Panginoong Diyos. Ikondisyon mo muna ang isipan mo, Panginoon, gusto kong magbago. Ganun pala. Pero kung sa isipan mo, hindi, wala, mga kapatid. Narinig mo lang na kailangan magbago, pero sa isip mo naman, hindi ka nagdesisyon, so wala rin. So wala rin, mga kapatid. Nonsense lang din yun. So sabi ko dito, nilalang ayon sa wangis ng ating pong Panginoong Diyos. Pagkatapos, naisipin natin na magbago, mga kapatid, tutulungan tayo ng ating Panginoon na baguhin yung ating pong pagkatao. Ibig sabihin, yung ating karakter ay magiging kawangis ng ating pong Panginoong Diyos. Kawangis sa anong katangian? Sa katuwiran, kabanalan ng katotohanan. Sabi po dito, sa panukan ng pagpapanumbalik ng banal na wangis sa mga tao, itinakda na ang banal na espiritu ay kikilos sa isipan ng mga tao. Ayan. At maging pinakapresensya ni Kristo, isang humuhulmang kapangyarihan sa karakter ng tao. Ano ba yung presensya ni Kristo? Ibig sabihin, representative ng ating Panginoon. Ayan, representative ng ating pong Panginoong Jesus, ang banal na espiritu. Para bagang si Jesus Christ ay representative ng Ama, di ba? So ang banal na espiritu, representative naman ni Jesus Christ. Nang sabi po dito, ang banal na espiritu ay kumikilos sa ating pong mga isipan. Ibig sabihin ng kumikilos, ginagabayan tayo, mga kapatid. Ginagabayan tayo ng banal na espiritu, makapag-desisyon ng tama. So ibig sabihin, hindi lang tayo dito nag-iisa. Kaya lang, yun na nga, napupunta na doon sa pagkakasala sa espiritu na walang kapatawaran. Kapag ka tinatanggihan ang banal na espiritu, kapag ka nire-reject ang ating pong Panginoong Diyos, doon na napupunta. Kapag nire-reject ang ating pong Panginoong Diyos, ang banal na espiritu, yung kasalanan sa banal na espiritu ay nagiging ganun. No? Pag pinagmamatigas natin yung ating pong puso at ayaw natin magbago, nagkakasala tayo nun sa banal na espiritu at pinagmamatigas ang puso natin. Titigas yung puso natin, ibig sabihin magiging manhid tayo na hindi na tayo tatanggap sa Panginoon pagkatapos nun. So sa pagtanggap sa katotohanan, mga kapatid, natatanggap din ng mga tao ang biyaya ni Kristo at itinatalaga ang mga pinabanal nilang kakayanan at gawaing
kinasangkutan ni Kristo. Ang mga tao ay nagiging mga kamanggagawa ng Diyos. So sabi po dito, no, kapag tinanggap ang biyaya ng Panginoon, kapag tinanggap ang katotohanan, ibig sabihin talagang nakinig sa tawag ng banal na Espiritu, mga kapatid. Ang sabi po dito, napakaganda, naging kamanggagawa ng Diyos. Eh, ano, saan niyo po ba gusto maging kamanggagawa? Kamanggagawa ni Satanas o ng Diyos? Dalawa lang naman po kasi yan. Dalawa lang yan na magiging kamanggagawa sa Diyos o kay Satanas. Kapag hindi natin tinanggap ang biyaya ng Panginoong Diyos, kapag ka hindi natin tinanggap ang katotohanan, eh magiging kamanggagawa ka ni Satanas, hindi ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ano diyan, natural na susunod diyan. Dahil dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao, sa Panginoon o sa kaaway. O, ipinapaunawa sa mga tao ang banal na katotohanan para gawin silang mga instrumento ng Diyos. Ano po ang banal na katotohanan para magkaintindihan tayo? Ang banal na katotohanan, si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa atin upang tayo ay maligtas. Ang sino mang manampalataya sa Diyos, hindi mapapahamak. Ibig sabihin, hindi mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung katotohanan. Yan ang banal na katotohanan. At sabi po dito, kapag naunawaan natin yan, magiging instrumento tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kapag sinampalatayan natin yan na 100%, magiging instrumento tayo ng Diyos na ipahayag ang banal na katotohanan na yan. Pero, sabi dito, gusto kong tanungin ang iglesia, sabi po rito sa aklat na ito, tatanggap kayo ng kapangyarihan, natugunan ba ninyo ang layunin ito? Natupad na ba ninyo ang layunin ng Diyos sa pagsabog ng liwanag ng banal na katotohanan, sa pagpapakalat sa mahalagang hiyas ng katotohanan? Ayan ang mahalagang katanungan. Sa mga churches na narito, sa mga kapatid na narito, natugunan ba natin ang layunin na ito? Well, of course, syempre, tayo ay laging nangangaral. At ating dalangin, mga kapatid, na patuloy nating ilaan ang ating pong mga natitirang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon ay pagpupunta tayo sa mga churches ay pinapakita ko po yung mapa noong pong mga lugar na mga hindi pa naabot ng pangangaral. Maaring kasing sa isang lugar lang tayo nangangaral at sa ibang bahagi ng bayan natin hindi pa tayo nakapangaral o doon naman sa iba. O, kasi mahirap naman na lagi ka na lang doon, nag-i-stick ka lang doon sa lugar kung saan marami ng mga mananampalataya na hindi naman na nagsisimba. Yes, o nalulungkot tayo na may mga kapatid tayo na hindi na nag-church, hindi na nagsumasamba sa Panginoon, pero mga Adventist sila. Maganda pa rin na sila ay mapuntahan, madalaw, pero ang pinaka-priority natin dito, sinasabi ng ating pong lesson, isabog ang liwanag ng kabanalan ng katotohanan. So may mga kapatid na gustong dalawin sila ng pastor, yes po, napakaganda nun, pero isipin natin na kailangan pala natin makisangkot sa pagsabog ng liwanag ng katotohanan sa mga hindi pa nakarinig. Kasi po, kung babalikan lang po natin palagi at iuubos natin yung panahon, hindi ko sinasabing hindi magandang pumunta sa kanila, kundi sinasabi ko, wag nating ubusin yung panahon natin kakadalaw dun sa ayaw naman na talagang sumimba. Ibig sabihin, magsabog na tayo ng katotohanan sa ibang lugar, sa ibang barangay na hindi pa talaga nakarinig ng mabuting balita. Parang pataba lang yan, di ba, sa halaman? Parang pataba lang yan sa palay . Sasabugan mo pa ba ng pataba kung kakasabog mo lang doon? Kung sinabugan mo na yun, sasabugan mo pa ba ng pataba yun? Hindi sa iba na hindi pa nasabugan. So, ganun yun, mga kapatid. Ano? Ang sabi po dito, iyan ang tanong sa atin, natugunan ba natin ang layunin ito? Praise God kung natugunan natin ang layunin na ito. Pero, hindi pa dito nagtatapos. Sapagkat, wala pa si Jesus. Habang wala pa si Jesus, mga kapatid, tuloy ang gawain. Tuloy ang pagsasabog ng mabuting balita sa sanlibutan na ito. Ayan. Ano kaya ang iniisip ng mga anghel ng Diyos habang nakatingin sila sa iglesia ni Kristo?
at nakikita kung gaano kabagal ang pagkilos ng mga nagsasabing tagasunod ni Kristo na ibahagi ang liwanag ng katotohanan sa idigdig na nasa kadilimang moral. Naku po, matindi itong sinasabi nitong tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ang sabi po dito, ano kaya ang iniisip ng mga anghel? E napakabagal ng iglesia ng Panginoon na magsabog ng katotohanan. Kaya tayo po mga kapatid, yung pinaka-original ng Seventh-day Adventist, tayo po ay movement at hindi po tayo aquarium keeper. Yes, kaya po tayo ngayon, ang CLC ay pinupush yung church planting. Kasi nga po, sa church planting, nakikater yung ibang mga tao na hindi makapunta dun sa malayong church, palapit lang palapit. So mas mabilis sa atin ang ibang relihiyon na mag-put up down ng church. Kahit pare-pareho sila linggo naman ng Pangilin. Nakita nyo naman talagang eager silang pumush ng salita ng Panginoon. Well, yung dala-dala naman nila ay gospel din. Ano, tungkol din naman kay Jesus at nananampalataya sila na namatay si Jesus at muling nabuhay. Yung iba pang denominasyon. Kaya lang, mas kumpleto yung dala natin sa banal na kasulatan. Kasi doon lang sila sa pagtanggap kay Jesus eh. After nun, mag-worship, pero yung lifestyle hindi na bago. Makikita nyo o karamihan ng mga denominasyon, yung iba, naglalasing pa rin, umiinom pa rin, naninigarilyo pa rin. So, sa Panginoon, kasama na doon yung health talaga. Sa Bible talaga, meron pangangaral ng kalusugan. Hindi lamang po yung spiritual na buhay. Well, may mga Adventist din naman ng mga pasaway, mga nabautismuhan at pasaway pa rin, meron pa rin mga bisyo. Eh, yun yung mga hindi, tawag dito, hindi naintindihan yung pangangaral. Maaring bigla lang siyang nabautismuhan, tapos noon, hindi na siya naaralan. Kaya balik ulit siya sa bisyo kahit na nabautismuhan. So sabi po dito, nababagalan, sabi po dito, talagang nangtindi nito ha. Nakita ng propetisa na mabagal ang pag-usad ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Maari kasi ang mga church natin, evaluate natin, doon lang tayo sa paligid ng aral. At hindi na tayo nag-push sa ibang lugar. Yun ang mahirap. O, kailangan mag-push pala tayo. Kailangan ibahagi natin ang mabuting balita sa ibang lugar. Doon sa mga nakapakinig na, hindi naman na nagsimba, pwede pa rin mabalikan yon, pero bihira na. Huwag nating ubusin yung oras natin sa kanila. Kasi alam na nila yung katotohanan eh. Pinasyan na nilang hindi na magsimba eh. So, sila na ang may kasalanan nun, hindi na tayo. Kasi sabi po dito, magiging mabagal lang yung gawain kapag papalik-balik ka lang doon sa mga ayaw naman na talagang makisangkot sa gawain ng Panginoon. Ayaw na sumamba sa Panginoon. Magiging mabagal lang. Kasi doon pa lang uli doon sa nahasikan na. Eh lalo na yung mga kapatid na ayaw namang gumawa sa gawain ng Panginoon. Eh gusto lang, oh, dalawin mo kami lagi dito, Pastor, linggo-linggo. Eh mas lalo na yun. Mas lalong babagal yung gawain pagka ganun. Kailangan pala tulong-tulong tayo dito mga kapatid para bumilis ang gawain ng Panginoon. Kasi kung titignan nyo sa mapa, gaano kalawak ang inyong lugar. At ilan pa lang yung naabot natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Alam na mga makalangit na nilalang na ang krus ang dakilang sentro ng panghatak. Alam nila na sa pamamagitan ng krus, matatanggap ng tao nagkasala ang katubusan maging kaisa ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, alam ng langit, kahit na matigas, may matigas ang puso ng tao, meron at meron pa rin tatanggap sa Panginoong Diyos. Kaya kahit virgin territory, ibig sabihin, ngayon pa lang sa tagal ng henerasyon na nandyan yung church, ngayon pa lang mapapasok yung lugar na yon para mangaral. Alam ng langit na meron at meron tatanggap pa rin sa kanila, kahit pa isa-isa o dala-dalawa. So ganun pa lang mga kapatid. Alam nyo, doon mga nakaraang mga panahon, naging stagnant yung ating church. Doon lang sa paligid ng aral. Ang nangyari, maraming ang nabautismuhan. Nung marami nang nabautismuhan, tumigil na sa pangangaral o doon na lang. Hindi na nag-church planting yung mga nauna noon. Ang nangyari, dahil hindi nag-church planting at napakarami nila sa isang church,
Ang nangyari, sila-sila nag-away, nagkatampuhan at nagkabakslaydan. Ganun po kasi yun. Ang kalabaw, kapag ka walang ginagawa, nagsusuwagan, di ba? Nag-aaway. Pero kung nag-aararo yan, hindi yan sila mag-aaway. So ganun din ang mga mananampalataya. Kapag ka tayo ay nangaral, mga kapatid, maiiwasan yung tampuhan sa loob ng church kasi naka-focus doon sa mission. Yun ang pinaka yun ang pinaka tawag dito, yun ang pinaka mithiin, mga kapatid. Ang mission ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi kapag ka hindi yun ang nasa isip po natin, ang mangyayari niyan, eh, madali tayo ng magtampo. O, ang mangyayari niyan, madaling sasama ang ating pong loob kahit kanina. Kaya ako, kapag ka meron ako narinig na laban sa akin, ibig sabihin, meron ako narinig na negative sa akin, wala akong pakiram doon. Dahil ang aking bitiin naman, ipangaral ang salita ng Panginoon, mag-nurture at mag-disciples. Ngayon, kung meron kang ibang agenda, eh, wala na akong pakialam dyan. Kung sa akin sarili lang, wala akong pakialam dyan. Bakit? Eh, makasalanan ako, meron talaga akong kahinaan at hindi ko makukontrol ang isipan ng ibang mga tao. Di ba? Kaya bakit ka maapektuhan? Ang gawin mo na lang, isipin mo, ang tunay na layunin dito, hindi ang pag-aksyan ko pa ng panahon yan na sagutin yan na, oy, hindi ako ganon, hindi makipag-away pa, kundi i-push yung salita ng ating Panginoong Diyos sa ibang lugar. Ayan po, mga kapatid. So sabi po dito, nakatunghay ang mga kapulungan ng kalangitan sa iyo na nagsasabing tinanggap si Kristo bilang personal mong tagapagligtas para makita kang ipinaalam ang pagligtas ng Diyos sa mga nakaupo sa kadiliman. So dito po, mga kapatid, napakaganda ang sinasabi. Ano? Tayo po ay panoorin ng sanlibutan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9, naging panoorin tayo ng sanlibutan. Nakikita nila kung sino ang mga tumanggap sa Panginoon na nangangaral ngayon. Maaring nagsasabi mga angin, ay, tumanggap lang yan sa Panginoon. Pero hindi ko pa nakita ang nangaral yan. Ah, ito, tumanggap na isa sa Panginoon. Napakasipag mangaral niya. Alam ng langit. Ibig sabihin, kung ikaw lang ang nakakakita ng pangangaral mo, kung ikaw lang nakakaalam na nangangaral ka, huwag kang mag-alala na alam ng buong langit na ikaw ay humahayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Alam po yan ng langit, mga kapatid. Huwag ko kayong mag-alala. Ang Panginoong Diyos ang kasama natin. Yan. Ang Panginoong Diyos ang magiging witness natin na itong tao na ito, pinaparatangan yung matamad, pinararatangan yung hindi humahayo, pero nangangaral pala yan. O, sabi dito, naghihintay silang makita na ipinapaalam mo ang kahalagahan ng pagbibigay ng banal na espiritu. Kung paanong sa paggawa ng banal na kapangyarihan, pangyarihang ito ang pag-iisip ng mga tao na pinasama at pinarumi ng kasalanan ay madidismaya sa mga kasinungaling at pagtatanghal ni Satanas at mababaling kay Kristo bilang tangi nilang pag-asa ang personal nilang tagapagligtas. Kaya kapag ka pala napaliwanagan natin ng mahusay ang mga nasa kadiliman, ang mga taong hindi pa tumanggap sa Panginoon, kamumuhian nila si Satanas. No, kamumuhian nila si Satanas. Kaya nga, mayroong isang in-interview dyan po sa Laguna na isang dalaga na galing siya sa isang relihiyon, no, sa isang denominasyon na mali ang turo. Nung nalaman niya yung katotohanan ay ayaw niya nang bumalik doon. Sabi niya, mali pala yung tinuro sa akin. Ito pala yung tama yung sa Biblia. So ganun din, mga kapatid, kapag naipakilala natin ang Panginoong Diyos ng lubusan, no, kamumuhian ng mga nasa kadiliman si Satanas at mamahalin nila si Jesus. Yan po ang mangyari. Ang nangyayari ngayon ng kabaliktaran, yung mga nagsasabing sila'y nasa Panginoon, eh sila'y nagpapakita na masamang ugali. Di ba? Kaya nga sabi po dito eh, sabi doon sa Efeso 4, di ba? Sa isipan pa lang magbago na. No? Ay kasi kung malalaman ng buong barangay na ikaw ay mananampalataya at kayo-kayo sa loob ng church, kayo-kayo sa loob ng tahanan, nag-aaway, nagdidimandahan, nagbabangayan kayo. Alam yan ng buong barangay kahit hindi sila magsalita. At nasa isip nila, yun ba yung nasa Panginoon?
Mas maganda pala yung kalagayan namin, hindi kami nag-aaway. Mananatili lang kami dito. Shot pa, pare. Inuman pa. Eh, mga nagiinuman, hindi bihira lang yung makita kong mag-aaway. Eh. Tahimik lang sila eh. Di ba? Pero doon sa loob ng church, eh minsan nag-iirapan, minsan nagsisigawan pa, nag-aaway pa. So, yun po mga kapatid. Kaya, ano makikita nila, eh mas maganda pala dito sa liwanag, sa kadiliman kaysa sa liwanag na yan na sinasabi nila. Kaya pinauna dito sa ating lesson, sa isipan pa lang mga kapatid, magbago tayo ng isipan. Wala tayong dapat pagtalunan kung tayo po ay nasa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Kung tayo ay humahayo, wala tayong dapat pagtalunan. Hindi po natin kailangan idepensa yung ating sarili na, oy, ganito ka, ganyan ka. Hindi natin kailangan idepensa. Ang kailangan natin, humayo, mangaral ng salita ng ating Panginoon. Ibaling ang ating isipan sa ating Panginoong Diyos. Sabi ni Kristo, kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga ninyo'y mananatili, sabi sa 15:16:1. Bilang sugo ni Kristo, gusto kong himukin ang lahat na nakakabasa sa mga linyang ito na mag-ingat habang tinatawag pang ngayon. So sabi po dito mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon na maligtas. Ibig sabihin buong mundo, pinili lang Diyos na maligtas lahat ng tao, pinili ng Diyos na maligtas. Pero ang maliligtas lang yung mga tatanggap sa pagtawag ng Panginoon. At kapag ka ikaw ay tumanggap na sa pagtawag ng ating Panginoon, ini-expect ng Diyos na tayo ay magbubunga. Ibig sabihin na magbubunga, mangangaral mga kapatid, magbabahagi ng mabuting balita. Kaya nga yung magandang training ng evangelism, nakita ko po doon sa Master Guide Training mga kapatid o Missionary Volunteer. Tayo po ay bubuo niyan sa ating distrito ng missionary volunteer mga kapatid. Doon natin ma-empower. Di ba yung si Ina ano ng CLC? Doon natin ma-empower ang mga kapatid. Lahat, mga layman, Sabbath school, mga kabataan, ma-empower natin sila doon. Basta't magdidesisyon lang tayo na magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa 4:7, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Ngayon, tinatawagan tayo ng Panginoon. Ang banal na Espiritu, humihimok sa atin. Sabi dito, huwag nating pagmamatigasin ang puso natin. Hala, humayo tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi nag-aantay pa ng kahit isang saglit. Magtanong kayo, ano ba ang kay Kristo? Ano ba si Kristo sa akin? Ano ang gawain ko? Ano ang katangian ng aking bunga? So sabi po dito, unang-una, mga kapatid, para po tayo ay humayo. Para tayo ay magkaroon ng inspirasyon na humayo sa sanlibutan na ito, sa lugar natin mangaral. Tanungin natin, ano ba ako kay Kristo? Ikaw ay mahal ng Panginoon. Gusto kanyang balikan. Sabi ng ating Panginoon, gusto niya tayong iligtas mga kapatid. Tayo ay mahalaga sa ating pong Panginoong Jesus. Ayan tanong, ano ba si Kristo sa atin? Nawa si Kristo sa atin ay ating Panginoong Diyos at tagapagligtas at tanda natin paglingkuran. At ano ang gawain natin? Ang gawain natin, tayo'y kamanggagawa ni Jesus. Ang magiging bunga natin dahil tayo ay nagpasakop sa Panginoon at nilid tayo ng banal na Espiritu, ang magiging bunga rin natin, yung magiging disciple natin, mangangaral din. So ganyan po mga kapatid, yung tuon ng discipleship. Na ikaw, na nanampalataya sa Panginoon, yung magiging bunga mo, disciple din ni Jesus, mangangaral din mga kapatid. Kaya sabi dito, para magampanan natin ang lahat na ito, yung maibalik yung wangis ng Panginoon, unang-una, ang sabi diyan, magbago sa espiritu ng inyong pag-isip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, katuwiran, kabanalan ng katotohanan. Lahat nagsisimula sa pag-iisip mga kapatid dahil diyan tayo kinakausap ng Panginoong Diyos. Daan tayo nagdidesisyon mga kapatid. Nandiyan ang ating pong emosyon. Kapag nakontrol natin ito ng tama, kapag nagamit ito natin ng tama, mababago tayong pagkatao natin sa tulong ng ating pong Panginoong
Diyos. Ang number one na gusto ng Panginoon at mithiin ng Panginoon, maibalik ang kanyang nasirang wangis sa mga tao. At pagdating ng ating Panginoon, yung pong glorification ay maibibigay sa atin ng ating pong tagapagligtas sa mga nanampalataya sa Kanya. Kaya pong ngayong paga, patuloy po natin sampalatayanan ng ating Panginoon at purihin natin siya sapagkat siya ang ating pong buhay at wala ng iba. Kaya po ngayong umaga, ay tayo po ay mananalangin. Kung kayo po ay may prayer request, isama natin sa dalangin yan. Papangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Muli po, happy midweek po at magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Mabanal ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na binigyan nyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Binantayan nyo kami sa buong magdamag na nagdaan. At salamat po sa lesson na aming narinig ngayong umaga na tungkol sa naibalik ang banal na wangis. Alam po namin naman na kami ay mga makasalanan. Tumihigi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang at nais namin na ang aming mga karakter, pag-uugali at pagkatao ay may balik kagaya sa banal na wangis na inyong nilikha nung una panahon ng inyong creation. Samahan po kami palagi na inyong Holy Spirit at kami ay patuloy na magbago na aming karakter hanggang kami ay may balik sa inyong banal na wangis. Maraming salamat po sa lesson na magpapatatag sa amin sa bawat umaga. Tunay na inyong pagmamahal ay aming nadarama. At sa patuloy namin pagpapanalangin, namin sinasama sa panalangin ang mga Bible students na sila ay bigyan niyo po ng karunungan na maintindihan na unawaan nila ang inyong motibo para sa kanila at naway sila ay tumanggap sa inyong bilang personal na tagapagligtas. Sina Sister Rosalie Sanchez, Annabel Henercando, at gayon din ang family ni Nani ni Risa na si Romnick Erilia Francisco, Olivia Francisco, na tumanggap din kay Jesus bilang personal at tagapagligtas. Kaya din si Gemma Bell, John Dave, and Georgie May Barbon. Nawa po ito, mga pangalan na ito ay patuloy niyong ingatan, bigyan ng karunungan na makapagdidesisyon sila sa tama. At gayon din, kami sinasama sa panalangin ang kahilingan ni Auntie Flor para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga apo na sila ay maging matatag sa pananampalataya. Ngayon din ang panalangin para sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman pang kalusugan sa mga pagkakataon na ito. Si na Gerardo Bourbon, si LJ at ngayon din si Lara Jane. Nasama rin namin si Jennifer Pasqua, Precious Iris Joy at ngayon din Lola ni Jasper, si Brother Rudy patuloy na sa nag-recovery. Patuloy siya maging malakas sa bawat araw. Si nanay ni Pastor, si Tatay Seri na mahina na. And then si Rebecca, Sister Rebecca Francisco, pagsalita na po sa mga siya ng maayos. At para siya ay makapag-OT na. Kaya din po si Sister Loretta Reyes. Kaya din po si EJ Kim na pag-ooperahan po siya. Darating na panahon na po ito ay maging matagumpay at ipagkaloob sa kanya mahusay na doktor pang maging maayos ang kanyang operasyon at kaya din si Mika na may sakit at si Nanay Toyang na may operasyon sa mata manawa po ay kanya rin past recovery yung ipagkaloob sa kanya kaya din kasama sa aming panalangin si Tatang ni Brother Kevin na may gumaling siya sa kanyang gamot na iniinom. Kami po itong sinasama sa panalangin ng mga pangalan na ito. Espesyal namin sinasama sa panalangin na sila inyong hipuin na inyong mapagpagaling na kamay. Padama sa kanila ang inyong pagmamahal at mga pangako na alam namin. At alam namin na sila at kayo ay aming dakilang magagamot, ang aming dakilang pag-asa, hindi lamang magagamot ng aming mga physical na pangatawan, kaya din ang aming spiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Kasama na aming pananalangin ang request namin para sa aming mga kapatiran na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Nawa po sila inyong patuloy na gaya ng inyong mababait ng anghel
upang makabalik sa tamang landas at makasama namin sa paghahanda. Yun din ang aming mga kapatiran na kinikilig ngayon na po kami paging patuloy na maging matatag sa tukso ng kaaway upang kami ay maging patuloy na nakatingin lamang sa inyo at patuloy na maging matibay at hawak namin na shield sa pamagitan po ninyo. Salamat sa mga lesson ito sa bawat araw. Yun din aming sinasama sa ang good health para kay Sharon, Loida and Maddie, para po sa kanilang good health. Sa amin po sinasama sa panalangin ang prayer request ni Sister Rosalie Sanchez para sa kanilang pamilya at ganyan din sa Sister Michelle Seraspe para sa kanyang pamilya at ang family ni Ate Joyce Elson. Sinasama po namin sa sila sa prayer na ito. Nawa po mga pamilya na ito ay inyong bantayan, inyong samahan na palaging manatili ang inyong mga presensya sa kanila at maging maayos ang kanilang pamumuhay sa bawat araw malayo sa anumang kapahamakan. Kasama rin si Sister Consuelo Estrella pa at ang kanyang family at gayon din si Mika sa kanyang pag-aaral, gayon din si Peter Elson na magkaroon na po ng work at gayon din ay iba pang mga kapatiran na may kahilingan sa mga oras na ito. Kami po sinasama sila sa panalangin. Nawa po ay inyong tingin at pagkaloob ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa amin. At ganyan din po ang sinasama sa panalangin ang mga iba pang mga prayer request ng mga kapatiran, ang mga nag-aaral namin mga anak. Bigyan sila ng karunungan, ingatan sa kanilang pagpasok sa school. Ganyan din ang mga nagtatrabaho sa bukid, nagtatrabaho sa opisina at mga nagtatravel. Ama, maraming salamat po sa napagtinig sa aming mga panalangin at patawad po kung ano man ang aming kasalanan na gawa. Kung lahat ay aming hiniling, ipagkaloob naman po sa amin ito, hindi nang dahil sa aming kagustuhan, magkos sa inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen.